5 suspect ang hinihinalang may kagagawan sa pang sa De La Salle graduate na si Claudine Feliciano. Ayon sa mga otoridad, pinahirapan daw muna ang biktima. Ano ang nagtulak sa mga taong ito upang wakasan ang buhay ni Claudine sa isang karumal-dumal na krimen? At hanggang kailan aasa ang pamilya Feliciano sa pagkamit ng katarungan para kay Claudine? Para kila Tara, Myra at Claudine, isang ordinaryong gabi lamang ito. Madalas daw kasing nagkakayayaan ang magkakaibigan na lumabas para makapagkwentuhan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang gabing iyon na rin pala ang huling beses na makakasama nila ng buhay ang kaibigang si Claudine. Gabi ng March 10, 2001, napagkasunduan ang magkakaibigan sila Tara, Myra at Claudine na magkita-kita sa isang mall sa Ayala, Alabang. Ayon kay Tara, Katrina Goles, kaibigan ni Claudine, ay minsan sa isang linggo kung sila ay magkita-kita. Ayon kay Fernando Contreras, dating kaibigan sa trabaho ni Claudine, binibigyan daw ng panahon ng dalaga ang mga kaibigan sa tuwing may libreng oras ito. Dagdag pa niya ay parang may regular bonding sila. Kapag Friday, walang pasok sa next day, may time na lumalabas naman sila. Pero halimbawa, may invitation for a weekend party, hindi yan maarte na tatanggi kahit minsan ay malayo ang venue. Ngunit sa kabila daw ng pagiging abala ni Claudine sa trabaho at personal nitong buhay, ay pamilya pa rin ang prioridad ni Claudine o Mabel kung tawagin ng mga taong malapit sa kanya. Ayon sa ama ng biktima, si Mabel ay napakasimpleng bata at napakabait at kaya hindi sumagi man lang sa isip niya na may gagawa sa kanya ng masama. Buo ang tiwala ng mga magulang ni Claudine sa kanya kaya't na makapagtapos ito ng kolehiyo at makapagtrabaho. Inayaan na rin nila si Claudine na makapagsarili. Ang kalayaan na ipinagkaloob ng kanyang mga magulang ay hindi nila inaakalang sa kamatayan ang kahahantungan. Hatid sundo siya ng kanyang ama sa mga unang taon niya sa trabaho. Ngunit dumating din yung punto na binigyan na ito ng kalayaan ng ama na mag-drive mag-isa gamit ang sariling sasakyan. Ayon sa salaysay ni Myra Katrina Dacanay, isa sa malapit na kaibigan ng dalaga at huli nitong nakasama noong March 10, 2001. Sinundo raw siya ni Claudine sa kanilang bahay alas 8 ng gabi at sabay sila na nagtungo sa isang mall sa Ayala, Alabang. Manonood daw sana sila ng sine, ngunit nagbago raw ang kanilang plano nang napagdesisyonan na lamang nila magkwentuhan sa isang coffee shop. Bandang alas 10 ng gabi, tumunod daw ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Tara, ngunit makalipas daw ang 30 minuto, agad itong nagpaalam. Dagdag ni Lita, ina ng biktima, nagpasya na rin daw si Claudine na umuwi na rin. Dagdag ni Myra, inihatid daw siya ni Claudine pauwi sa kanilang tahanan, ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Isang peligro na pala ang nagbabadyang maganap sa kaibigan. Ito ang mga naganap kay Claudine Feliciano noong gabi ng March 10, 2001 at sino-sino ang mga taong nasa likod ng kanyang Lalo pa raw naging matibay ang kaso laban sa mga sospek nang isa pang testigo ang lumantad at direktang tinuro ang grupo. Nakita raw niya na tinapon ng mga sospek ang ni Claudine sa creek. Ayon sa ilang impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation, miyembro ng mayamang pamilya at mahilig sa nightlife ang posibleng suspect sa pag- kay Claudine. Maaring lulong din daw ang mga ito sa pinagbabawal na gamot bago halayin si Claudine. Sino ang mga taong ito at ano ang kanilang motibo upang wakasan ang buhay ng biktima sa isang Linggo ng umaga noong March 11, 2001, isang babae ang natagpuan sa San Antonio Creek Hernandez Avenue, San Antonio Valley 3, Parañaque. Si dating SPO4 Glenn Tingson ang isa sa investigador na rumesponde sa lugar at unang nakakita sa bangkay. Ito ang kanyang mga pahayag. Kala namin parang ano lang na naitapon doon, pero nung tingnan mabuti ay napagtanto namin na tao pala, nakataob siya. Ang t-shirt niya ay nakatalinis na ganyan na parang sando. Tapos all the way naked na siya.
Wala nang suot na parang nakagapos pa ang kanyang mga kamay na tipong hug tight. Noong mga oras ding iyon, nag-aalala na ang mga magulang ni Claudine dahil hindi pa ito umuwi simula nang umalis ito sa kanilang bahay. Ilang beses na daw nilang tinawagan ang cellphone nito, ngunit hindi raw nila ito makontak hanggang sa nagdesisyon na ang mag-asawang Feliciano na i-report sa pulis ang pagkawala ng anak. Ayon kay SPO4 Feliciano, nang matanggap daw nila ang report ng pagkawala ni Claudine, hinikayat daw niya ang mag-asawang Feliciano na silipin ang bangkay na kanilang natagpuan. Dito tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak na si Claudine. Ayon sa mga pulis, ay sinamahan nila sila Mr. and Mrs. Feliciano doon sa funeral parlor at doon nga sa morgue na ituro at na-identify nila na yung bangkay ay si Claudine Feliciano. Agad na kumilos ang Paranaque Police upang tugisin ang mga taong nasa likod ng pagpatay kay Claudine. 2 linggo matapos ang krimen, nasa kote ng mga alagad ng batas ang 2 sa mga sospek. Kinilala ang mga sospek na sila Ernesto Berry Jr., 31 taong gulang, may asawa at isang welder sa sukat Muntinlupa. Ang kanyang pinsan na si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy at Jojo Burgos. Siya raw ang nagsabing mastermind ng kay Claudine. Ang 3 pang itinuturo ng sospek ay sina Danny Darden, Donardo Pagkalinawan, alias Donald, at isang alias Burog. Estilo raw ng grupo ang mga harang ng babae sa kalsada upang nakawan. Katunayan, isang araw lang matapos maisagawa ang mga sospek sa kay Claudine, muli naman daw kumilos ang grupo upang makahanap ng kanilang bagong biktima. Ngunit hindi raw ito pinahintulutan ng pagkakataon. Ang kanila sanang muntik ng maging biktima na si Janet Bales. Si Janet din ang naging susi sa pagkakadakit ng mga sospek. Ayon sa salaysay ni Janet Bales, 26 na taong gulang at isang empleyada, ay dakong alas 3 ng madaling araw ng March 12, 2001 habang nag-aabang daw siya ng jeep na masasakyan pa uwi sa kanilang bahay. Bigla raw may tumigil na itim na kotse sa kanyang harapan. Isang lalaki ang bumaba at pilit daw siyang hinatak papasok sa loob ng sasakyan. Ilang tao raw ang nakakita sa pangyayari. Kaya't sa pagmamadali ng mga sospek, agad daw tumakas ang mga lalaki at inagaw ang itim na bag ni Janet. Agad na nagtungo si Janet sa police station upang i-report sa pulisya ang insidente. Dito inilarawan niya ang itsura ng lalaki na humarang sa kanya na si Jerome De La Rosa, ang isa sa mga nakasaksi ng gabing iyon. Siya ay nakapagbigay ng plate number ng sasakyan na humarang kay Janet at agad siyang sumigaw ng hoy na makita raw niya ang nangyayari kay Janet. Mabilis lang ang mga pangyayari kaya ang plate number na URN855 ng itim na kotse lang ang kanyang natatandaan. Ayon sa mga police base sa report ni Janet ay napagtugma nila na itong sasakyan ay gamit ni Claudine Feliciano na tinangay din. May teorya-teorya sila na yun yung mga sospek na dumukot at dito kay Claudine Feliciano. Kinaumagahan daw ay may tumawag sa kanila na narecover ang sasakyang abandonado sa Magallanes Center sa Makati. Dagdag pa ng otoridad na may ilang indikasyon din daw na muna ang biktima bago ito ng mga sospek. Base sa sinumpa ang salaysay ni Berry, alas 6 ng gabi, March 11, 2001, na magpunta raw siya sa bahay ng kanyang pinsan sa bayanan Muntinlupa. Doon niya inabutan na nag-iinuman ng iba pang mga sospek na sina Danny, Burog at Jojo. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, dumating naman daw si Danario Pagkalinawan at sabay-sabay na umalis sa kayang isang asul na FX. Nagtungo raw ang grupo sa isang mall patungong Paranaque. Bumaba raw sa mall si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy at ilang sandali lang ay muli itong bumalik sa sasakyan hanggang sa makarating daw sila sa isang mall sa Alabang. Dito raw niya muling nakita at bumaba si Jojo Tisoy ng sasakyan at nilapitan ang isang babae. Pagkahatid kasi ni Claudine sa kanilang kaibigan nitong si Myra ay muli itong bumalik sa Alabang at ipinirada ang sasakyan sa parking lot ng mall. Dito na siya natsyempuhan ng grupo nila Jojo Tisoy. Ni Jojo Tisoy si Claudine at pilit na ipinasok sa loob ng sasakyan. Si Danny at Jojo Tisoy naman ang sumakay sa sasakyan ng babae habang sina Ernesto Berry, Donardo at Burog ang nakasakay sa FX.
Sinundan nila ang itim na kotse papuntang Las Piñas at tumuloy sa isang bahay sa Better Living Subdivision sa Parañaque. Bahay raw ito ng pagmamay-ari ni Jojo Tisoy. Ayon pa sa naging salaysay ni Ernesto Berry, inilagay daw nila ang katawan ni Claudine sa compartment ng kotse nito matapos ang wala na raw itong buhay at pang-ibabang damit. Nagtungo ang grupo sa isang creek sa Parañaque at dito na pagkasunduan raw nilang itapon ang ni Claudine. Ayon sa medical legal ng PNP Crime Laboratory, asphyxia by strangulation with traumatic injuries of the head o pagkawala ng hininga dulot ng pagsakal ang ikinamatay ni Claudine. Lalo para maging matibay ang kaso laban sa mga sospek nang ang isa pang testigo ang lumantad at direktang itinuro ang grupo. Nakita raw niya nang itapon ng mga sospek ang ni Claudine sa creek March 29, 2001. Ay nahuli si Ernesto Berry sa Tramo Site, Bayanan Muntinlupa City. Samantalang sa Quezon Province naman, natunton ng mga otoridad si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy. Naaresto din si Donardo Pagkalinawan na itinurong kasama ni Berry habang bigo ang kapulisan na maaresto ang dalawa pang sinasabing sangkot sa krimen na si Danny Darden at Alejandro Versosa. Sa pagkakaugnay ng bawat pangyayari, isa-isang natukoy ng mga otoridad ang mga taong nasa likod ng krimen. Ano ang nag-aantay na pag-asa para sa mga kaanak ni Claudine upang tuluyan na nilang makamit ang hustisya? Habang isinasagawa ang paglilitis sa korte, itinanggi ni Ernesto Berry ang kanya naging salaysay. Wala raw makitang ibang dahilan ang pamilya Feliciano sa pagkakapas lang sa kanilang anak na si Claudine. Hindi planado ang krimeng ito na lumabas base sa investigasyon ng mga pulis. Naging biktima lang daw si Claudine sa maling pagkakataon nang bumalik pa ito sa mall at tiyempong andun ang mga sospek. So ngayon, lamuna ha? Kayo mga pard, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nait kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.